So welcome back sa ating YouTube channel at ngayon andito na tayo sa part 3 ng ating discussion para sa mga nag-self review or nag-review para sa agriculture and fishery arts. Ano po? So pasensya na po kasi naging busy lang po ang inyong lingkod at napakatagal bago nasundan yung ating huling upload para sa ating pag-review. And let's tackle na about the plant propagation. So ano nga ba yung plant propagation? Paano yung mga pamamaraan na ginagawa natin sa pagpaparami ng halaman? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, umpisahan na natin. So ano bang objective sa atin dito? Sabi dito, understand the basic principle of sexual and asexual propagation. Yung sexual propagation at yung asexual propagation ang pag-uusapan natin kung paano nga ba pinaparami ang isang uri ng halaman. Be familiar with the common methods of sexually and asexually propagating plants. Know the recommended timing for propagating plants. Kasi nga, hindi basta-basta tayo nagpo-propagate, hindi basta-basta tayo nagpaparami ng halaman, mayroon tayong mga sinusunod na timing, tamang klima, tamang humidity. So yan po, pag-uusapan natin dito yan sa discussion natin ngayon. So ano nga ba ang plant propagation? Is the process of producing a new plant from an existing one. It is both art and science requiring knowledge, skill, manual dexterity, and experience for success. Producing of new plants. So, pag sinabi nating plant propagation, pagpaparami ng halaman gamit lamang yung ating existing na halaman. And sabi nga dito, there are two general types of propagation, which is the sexual and asexual propagation. Sexual propagation is the reproduction of plants by seeds. So, pag sinabi natin na sexual propagation, ito yung pagpaparami ng halaman na nagsimula sila sa buto. The genetic material of two parents is combined by pollination and fertilization to create offspring that are different from each parent. So, isang uri ng halaman na nagsimula sa magkaibang uri ng mother plant. So, pag sinabi natin sexual propagation, nagsimula ito sa buto. Kung ano yung characteristic, so ginagaya natin. Pero pwedeng mabago yung lasa ng isang halaman pag sinabi natin sexual propagated plants. Next, introduction, there are several advantages of sexual propagation. Sabi dito, it may be quicker and more economical than asexual propagation. It may result to a new cultivars and vigorous hybrids. For some plants, it may be the only means of propagation. It provides a way to avoid transmission of particular diseases such as viruses. It maintains genetic variation which increases the potential for plant to adapt to environmental pressure. So yun ang pinakagandahan nga nitong sexual propagation kung saan nagsimula sa buto ng isang halaman, kung saan pwede tayong makakreate ng panibagong variety or cultivar na pananim para sa isang halaman. And sabi nga dito, it may be only means of propagation. So, may iba mga halaman na talagang hindi mo sila pwedeng i-propagate through asexually, pero ito lang talaga yung pamamaraan nila kung saan magsisimula talaga tayo sa buto or sexual method of propagation. Next, asexual propagation. Pag-usapan naman natin ang asexual propagation, sometimes referred to as vegetative propagation, involves taking vegetative parts of a plant, sometimes stems, roots, and or leaves, and causing them to regenerate into a new plant or, in some cases, several plants. With few exceptions, the resulting plant is genetically identical to the parent plant. The major types of asexual propagation are cuttings, layering, division, separation, grafting, budding, and micropropagation. So lahat ng yan, pag-uusapan natin yan dito sa discussion na to. So kung ano nga ba yung pinagkaiba ng layering, grafting, budding, micropropagation. So lahat ng asexual propagation na yan. And sabi nga dito guys, pag sinabi natin asexual propagation, ito yung tinatawag natin o mas kilala sa tawag na vegetative propagation. Kasi nga, ang ginagamit natin para ma-propagate yung isang halaman is yung kanyang plant part. Pwedeng siya yung stem, roots, leaves, and or any part of the plant. And sabi nga dito, ano nga ba yung advantages ng asexual propagation? It may be easier and faster than sexual propagation from some species. Kasi nga, hindi na tayo maghihintay ng taon para lumaki or para bumunga isang halaman. Kasi nga, ilang buwan lang o ilang taon lang, pwede na agad siyang mamunga.
It may be the only way to perpetuate particular cultivars para magaya ano yung a variety or yung ibang uri ng pananim na ginagawa natin ano para maging same characteristics. It maintains the juvenile or adult characteristic of say, certain cultivars. So kung ano yung characteristic ng isang mother plant na pinagkuhanan mo ng pananim ng iyong asexual propagation, ganun din yung magiging characteristic ng propagated plants na gagawin mo through asexual. Next, it allows propagation of special types of growth such as weeping or pendulous forms, and it may more quickly result in large part plant compared to one propagated by seed. Ano po, mas mabilis yung resulta na makikita natin pag ginawa natin yung asexual propagation rather than dun sa nagsimula ka sa buto. Kasi nga po, nagsimula sa buto, yung pagtatanim mo, maghihintay ka pa dyan ng ilang taon bago maging matured, bago mamunga. Ano. So, samantalang kung tayo ay ginagawa natin ay asexual propagation, sample na nga lang is the grafting or budding, ilang buwan lang or less than 1 year or more than 1 year lang pwede na agad mamunga yung propagated plants. Sexual propagation, pag meron tayo, no, sabi natin sexual propagation, it means nagsimula ito sa buto. Most seeds are composed of three major parts, the embryo, endosperm or yung food storage natin, tissue, and a seed coat, the protective tissue. Ano? So, ito yung mga kalimitan, ano, composed talaga, ito yung pinakamahalagang components ng isang buto. Dapat meron kang embryo kung saan ito yung tutubo, ito yung lalaki, ano po. And the endosperm, ito po yung pagkain, ito yung food storage ng halaman, and pag nabiyak na or nag-sprout na yung isang buto, usually tinatawag na natin tong cotyle doon, ano po. And the tissue and the seed coat, ano po, ito yung seed coat, ito yung protective tissue ng isang buto. Ano po, so meron tayong mga klase ng buto na hard-coated seeds, ano po, hard-coated seeds na napakahirap mabreak ng kanilang seed coat, kaya nahihirap pang mag-sprout yung isang halaman. Ano po? So yan, marami tayo dito, sabi pa dito. Most seeds contain a built-in food supply called the endosperm. The protective outer covering of a seed called the seed coat, it protects seeds from mechanical injury and from diseases and insects. The seed coat in many cases allows seed to be stored for extended periods. The seed leaves, cotyledons, differ in shape from the true leaves. Monocots such as a corn produce only one cotyledon. Dicots like beans produce two cotyledons. So ito na nga sinasabi natin kanina, no? So yung endosperm, pag hindi pa nag-i-sprout or hindi pa tumutubo yung halaman, yung food storage na yun, ang tawag natin is endosperm. So pag yun ay nag-break na, nag-sprout na, tumubo na, lumabas na, so tinatawag na natin yung kanyang food storage as cotyledon. Ano po? So ano nga ba yung germination? So may nag-comment, nabasa ko doon na humihingi ng discussion for germination. So pag-usapan natin ngayon itong germination o yung pagtubo ng halaman. Ano po? So kung sino man po yung ating viewer, subscriber, ano na nag-comment, so thank you. So ito yung explanation natin for the germination, yung pagtubo ng halaman. Sabi dito, germination is the presumption of active embryo growth after a dominant period. Sabi dito, three conditions must be satisfied for a seed to germinate. Ano po? So may tatlong dahilan para masatisfied or para tumubo yung isang buto. Sabi dito, the seed must be viable, that is, the embryo must be alive and capable of germination. Ano po? So may kakayahan pang tumubo yung embryo ng isang buto. Ano? So hindi pwedeng magkaroon ng germination kung yung embryo niya ay hindi na buhay or hindi na siya tutubo. Internal condition of a seed must be favorable for germination, that is, any physical, chemical, or psychological barriers to germination must have disappeared or must have been removed by the propagator. Ano? So ito, pag-usapan natin namaya ito. Ano? So paano ba pinapa-germinate? Paano ba pinapatubo? Ano ba yung physical na yan? Ano pa yung chemical na yan? Physical and chemical na yan, physiological germination na yan. So mamaya pag-uusapan natin yan. Then, the seed must be subjected to appropriate environmental condition including water, which is yung nagsaserve sa kanya as moisture para siya ay tumubo, proper temperature, oxygen, and
for some species, kailangan din ng light para tumubo or para mabuhay yung isang buto. Kasi absence niya mga sinabi natin yan, yung water, temperature, oxygen, and sometimes light. So, pag nag-absence yung isa dyan, hindi magiging favorable yun para sa buto, para siya ay mag-germinate or para siya ay tumubo. So, there's seed dormancy. May tinatawag tayong seed dormancy. Viable seeds that do not germinate or dormant, yung mga hindi tumutubo, dormancy can be regulated by the environment or by the seed itself. If a seed is not exposed to sufficient moisture, proper temperature, oxygen, or for some species, light, the seed will not germinate. In this case, the seed dormancy is caused by unfavorable condition. So ito yung sinasabi natin kanina, yung dormancy o yung hindi pagtubo o yung pagiging tinatawag natin na pagiging tulog pa ng isang buto. Hindi pa siya makapag-germinate kasi nga yung mga kailangan niya, yung mga factors na kailangan niya para mag-germinate ay wala pa sa kanya. No? Hindi pa niya namimit, hindi pa niya nakukuha. Especially nga itong ating tubig, ano, napakalaki ng ginagawang paraan ng water para mag-germinate ang isang buto. Ano? So yung pag-absorb niya ng tubig, which is tinatawag nating imbibition. Some seeds may not germinate because of some inhibitory factor of the seed itself. This kind of dormancy consists of two general types. Unang-una yung seed coat, the external, kasi nga nabanggit ko sa inyo kanina, mayroong mga buto na mayroong hard seeded coat, ano? Hard coat na buto. So napakahirap mawala, napakahirap mag-break ng seed coat, kaya hindi agad makapag-germinate yung isang buto. And the internal endogenous dormancy, a seed can also exhibit kinds of dormancy. So hindi pa favorable yung environment sa kanya, kaya hindi siya tumutubo. So ito yung dalawang pamamaraan kung bakit nagkakaroon tayo ng dormancy. Unang-una yung seed coat, maski favorable yung condition, kung hindi pa nabibreak yung seed coat, yung balat ng buto, so hindi pa rin tumutubo, hindi pa rin mag-germinate yung isang buto. And dun nga, pag hindi naging favorable yung condition para sa kanya, hindi pa rin tutubo yung isang buto. At tinatawag natin yun na seed dormancy. Okay, so may paraan daw tayong ginagawa para mag-break, ano po, para mag-break yung dormancy o yung pagiging tulog o yung pagiging inactive ng isang buto. Sabi dito, seed scarification. External dormancy results when a seed, hard seed coat, is impervious to water and gases. The seed will not germinate until the seed coat is altered physically. Any process of breaking, scratching, or mechanically altering the seed coat to make it permeable to water and gases is known as scarification. So lagyan, kaya nga scarification means scars. Ano po? Ano ginagawa natin? Isinusugatan natin o vinibreak natin yung hard coat o yung seed coat para magkaroon ng pagkakataon yung buto na tumubo. Ano po? Scarification may also occur as the seed passes through the digestive tract of an animal. So ito pa yung sinasabi dito, no? Pwede tayong magkaroon ng scarification process kung saan katulad na lang nitong ating pilinat, which is the Canarium ubatum, ano, na kailangan pang kainin ng ibon or paniki, and pagka nakain nila, saka pa lang masisira yung kanilang seed coat at saka lang magkakaroon ng germination na tinatawag natin. Ano po? So yan po yung mga sample ng mga hard coated seed. Next, seed stratification. The second type is imposed dormancy. Internal dormancy is regulated by the inner seed tissue. This dormancy prevents seeds of many species from germinating when the environment conditions are not favorable for survival of the seedlings. There are several different types of internal dormancy. Shallow dormancy displayed by many vegetable seeds. Vegetable seeds simply disappear with dry storage. No special treatment is necessary. Ano po? So ito yung ginagawa natin. Ano? So kung saan nilalagay natin yung buto sa isang sealed tawag dito, sealed plastic, kung saan para magkaroon siya ng moisture para siya ay mangyari yung imbibition na tinatawag natin, kung saan yung pag-absorb ng water, kung saan po nakapag-absorb siya ng water, naging favorable sa kanya yung environment niya, tutubo or mabibreak natin yung dormancy at tinatawag na natin itong germination. Next,
pag-usapan naman natin yung growing media, growing of plants from seeds. Kasi nga, kailangan nating alamin ano po yung mga growing media na ginagamit natin sa pagtatanim. Hindi lang tayo basta-basta nagtatanim ng buto. Hindi lang tayo basta-basta naglalagay ng buto sa isang lupa. Ano? So, meron tayong ginagamit ng na growing media. So, ano nga ba yung growing media? Ito yung pinapatubuan natin ng buto. Na dapat ma-meet natin o maibigay ni growing media yung kailangan ni buto para siya ay mag-germinate. A wide range of media can be used to germinate seeds. With experience, you will learn to determine what works best for you. The germinating medium should be fine and uniform, yet well aerated and loose. It should be free from insect, disease organisms, nematodes, weeds, and weed insect. So yon dapat free siya, no? So walang magiging dahilan para magkaroon ng problema yung tanim natin. And isa pa nga dito, dapat may kakayahan yung ating growing media na mag-hold ng water, ano po, mag-hold ng nutrients, mag-hold ng enough moisture. And isa pa dito, dapat nagbibigay siya ng nutrients para sa ating halaman. And isa pa nga dito is the air and water na makapagbigay siya dun sa halaman natin para maka-easy penetration of plant roots. And nakikita nga natin dito, ano, so kung maganda yung growing media na ginagamit mo, maganda yung pagtubo ng seedlings. Ano po? So magiging maganda yung pagtubo ng seedlings natin. Next, ito yung mga ginagamit nating containers. Plastic cell packs can be purchased or used if sterilized. In this system, each cell holds a single plant. This method reduces the risk of root injury when transplanting. Pit pellets, pit pots, and expanded foam cubes can also be used for producing seedlings. Ano po? Pero nga, kung commercial farming naman yung ginagawa natin, so gumagamit tayo ng a seedling tray. Ano? Para ito po ang seedling tray. This one is a seedling tray na ginagamit natin. At isa-isa po natin nilalagay yung buto ng halaman dyan sa mga butas na yan. And sabi nga nito, kagandahan kasi ng gumagamit tayo ng seedling trays is may enough space, may enough sunlight. Ano po? And yun pa, kung maganda pa ang growing media na ginagamit natin, maganda yung magiging tubo ng halaman natin. Pero kung pang backyard farming lang naman, like ornamentals, pwede tayong gumamit ng ganitong klase ng mga pagtataniman. Ano? Containers. Ano po? So, yung mga yan. Ano po? Lalala ko for decoration. Ano po? Pwede po tayong gumamit yan. Next, seed sowing. Seedlings are often started indoors 4 to 12 weeks. A common mistake is to sow the seed too early and then attempt to hold the seedlings under poor environmental condition. This usually result in tall, weak, spindly plants that do not perform well in the garden. So, ito yung kalimitan natin problema. Ano? Pagdating sa pagsusow ng seeds or pagpupunla, pagtatanim ng seed. Kaya nga tayo merong tinatawag na nursery kung saan dito natin aalagaan yung ating seedlings for specific number of days, ano, weeks sometimes, yeah, lalo nga itong mga solanaceous crops natin. So inaalagaan natin yan for almost 1 month. Ano po, minsan nga more than pa, ano po, kung talagang weak pa yung ating seedlings. Ano po, and doon natin siya aalagaan sa nursery para maging strong, ano po, yung ating mga pananim. And ito nga yung nagiging problema natin is itong dumping off. Ano po? So, itong dumping off kasi is, kala kasi natin dito is punjay. Lagi sinasabi natin, but hindi po siya punjay ang causal agent ng ating dumping off. Ito po yung pagkabulok po ng pinakang puno po ng seedlings. Ano po? Ang causal agent po kasi ng ating dumping off is yung fungal-like protist. So, hindi po siya punjay, siya po ay protist. Kaya, masi gumamit tayo ng fungicide, hindi agad mawala or hindi agad mapatay itong kind of disease na to para sa ating seedlings. And usually nga, itong dumping off, tinatamaan niya halos lahat ng uri ng punla. Ano po? So, dapat, ano to, alagaan natin ang ating punla. And masama nga dito yung masyadong patubig, and kung kulang sa air and light yung ating nursery, yung ating pinagpupunlaan, so kailangan nating i-check yon. Ano po? Next, transplanting. Ano po? Plants not seeded individually must eventually be transplanted into their own containers as seedlings to give them proper growing space. A common mistake is to leave the seedlings in a flat too long. The ideal time to transplant young seedling is when the first true leaves appear. Ano po? So, kailangan lumabas yung kanyang true leaves. Ano po? Bago natin siya
i-transplant. At ito po yung nagiging problema natin parating sa transplanting. Ano po? So, pakita ko lang kung alin nga ba yung true leaves natin. So, ito na yung ready to transplant. Ano po? Ito po nasa bandang kaliwa. Ayan. Ito po nasa bandang kaliwa. Ito po yung ready na for transplant. Kasi nga, mayroon na siyang true leaves. Unlike po doon sa nasa kanan, yung cucurbits, ito. So, hindi pa advisable na i-transplant to kasi hindi pa ganun kaganda o hindi pa kalaki yung kanyang dahon. Kasi nga, at isa pa na nagiging problema natin pag nagtatransplant tayo, ito. Ito po kasi yung nagsiserve, ito po yung tinatawag nating sodo leaves or hindi totoong dahon or usually tinatawag natin itong cotyledon. Ano po? So, itong cotyledon na ito, ito po yung nagsiserve as pagkain po ng halaman. And usually, pag magtatransplant tayo, huwag nating ilulubog tong cotyledon, huwag nating tatabunan ng lupa. Kasi pag natabunan natin ito ng lupa, may pagkakataon na pwede mamatay po yung ating halaman. And ito pa nagiging problema natin in terms of farming. Ano po? So, pag nag-transplant tayo, so hanggat nakikita natin na nakadikit pa itong si cotyledon, ano po, doon sa kanyang halaman, huwag na po muna tayo maglagay ng abono kasi meron pa siyang stored foods. Ano po? So, pag nalaglag na si cotyledon, it means pwede na tayo maglagay ng abono para sa ating halaman. Ano po? So, usually, may ginagawa tayo dyan before transplanting, may tinatawag tayong hardening. Ano po yung hardening? Ito yung sinasubject natin yung halaman dun sa environment or dun sa init ng araw. Ano po? So, meron tayong procedure na ginagawa dyan bago i-transplant. So, yun po, dapat natin siyang gawin bago tayo mag-transplant. At yun nga, sinasabi natin, hardening. Ano po? Process of subjecting seedlings to sunlight. Okay, pag-usapan naman natin guys itong asexual propagation. Asexual propagation is the process of taking vegetative pieces of a desirable plant and reproducing new plants from these tissues. Asexual propagation permits cloning of plants, meaning the resulting plants are genetically identical to the parent plant. The major methods of asexual propagation are cuttings, layering, division, separation, budding, grafting, and micropropagation or mas kilala natin sa tinatawag nating tissue culture. Okay, so vegetative propagation involves a vegetative piece of the original plant. So, ibig sabihin, kung ano nga yung characteristic ng mother plant mo, yun din yung magiging characteristic ng grafted or asexually propagated plants mo. Ano po? Sabi dito, a form of asexual reproduction in plants does not involve gametes, flowers, seeds, or fruits. Ano? Kasi hindi tayo gumagamit yan kasi nga vegetative propagation ito. Offspring are produced by a single plant, genetically identical to parent. Kung ano yung characteristic, kung ano yung hitsura, kung matamis yung pinagkuhanan mo, so magiging matamis din yung asexual propagated plants. Can happen naturally and it can be done artificially. So, naturally and artificially, pag sinabi natin naturally, nagkakaroon talaga ng asexual propagation na walang ginagawa yung tao. At pag sinabi natin artificially, ito na yung may involvement ng human. Okay, so types of asexual propagation. So, meron tayong natural propagation and artificial propagation. So, natural propagation, this occurs when plants grow and develop naturally without any human interference. Ano po? Natural vegetative propagation can be enabled by the development of adventitious roots. Thus, new plants may emerge from the root stem and leaves of the parent plant. So, kung naguguluhan na po kayo kung ano yung adventitious roots, so, tinakil na po natin yan dun po sa ating part 1. Next, artificial propagation. This is a type of vegetative reproduction carried out by humans in the fields and laboratories. Most common types of vegetative reproduction occurring artificially include grafting, layering, budding, and micropropagation. Ito na yung may involvement ng tao. Okay, so pag-usapan natin yung natural vegetative propagation. So mayroon tayong runners. And usually, sabi dito, plant runners are stem-like growth extending from a mother plant's growing point, such as strawberry crowns, says Cornell University. Ano po? So, ito po yung sinasabi natin. Ano po? Okay, mayroon tayong runners. Ano po? So, ito po yung clone niya, same po ng ating strawberry, pero ito yung dugtungan, ito yung tinatawag nating runners. Ano po? So, naglalabas sila, naturally propagated sa dyan yung isang halaman.
Next, meron tayong tubers. Ano po? So, tubers are enlarged structured used as storage organs for nutrients in some plants. They are used for the plant's perennation, survival of the winter or dry months, to provide energy and nutrients for regrowth during the next growing season, and as a means of sexual reproduction. So, ito po yung tubers. Ano po? So, ito po yung tubers na to. So, meron tayo dito ang lateral bud. Ano po? Ito yung tinatawag nating mata. So, ito yung mga mata na to, pwede itong paglabasan ng panibagong pananim or panibagong tubo ng isang halaman. And sabi nga dito, itong tubers na to is pinipreserve nila, nire-reserve nila yung kanilang energy kung sila idadaan sa isang winter season or dry season. So, sa atin dito sa Pilipinas, so meron tayong dry season kung saan nire-reserve ng mga tubers yung kanilang energy kung saan natutunaw utay-utay sila, but hindi sila tuluyan na mamatay kasi nga inaabot nila yung next season para sila ay magkaroon ng regrowth. Next is pag-usapan naman natin itong plantlet. Plantlet is a young or small plant. Many plants such as spider plants naturally create stolons with plantlets on the ends as a form of asexual reproduction. Vegetative propagules or clippings of mature plants may form plantlets. So, ito pinapakita natin dito sa picture. So, ito, ano, yan po yung nasa dulo na yan. Yan po yung tinatawag nating plantlets. So, panibagong pananim po or tinatawag natin na propagules. Ano po? Pag sinabi natin propagules, ito yung mga pananim. Next, bulb. In botany, a bulb is structurally a short stem with fleshy leaves or leaf bases that function as food storage organ during dormancy. So, paano naman sila nakakapag-create ng naturally propagated na kwan, halaman? So, ito po, nagkakaroon sila ng additional valves. Ano po? Nagkakaroon sila ng suhi doon sa kanilang pagkatanim. So, nagkakaroon ng asexual propagation. Next, ito na po yung artificial asexual propagation kung saan ito na yung may interference or may involvement na yung tao. These methods are frequently employed to give rise to new and sometimes novel plants. They include grafting, budding, cutting, layering, and micropropagation. So, dito na natin pag-uusapan ano po yung involvement ng tao. Kung ano nga ba yung kahalagahan at ano yung mga dapat natin tandaan pag gumagawa tayo ng artificial asexual propagation. Okay, so grafting techniques in propagation by grafting. Grafting is a method of joining a part of one plant with another in a way that will cause them to be united and grow as a single unit. So, ito na yung pinagdudugtong natin yung isang dalawang parte ng halaman. And usually nga, tinatawag nga natin itong stalk and scion. Ano po? The root stalk and the scion. Pag sinabi natin grafting, ito yung pagdudugtong ng dalawang parte ng halaman na stalk at scion. Okay, so ito nga yung pinakamahalaga sa grafting is meron tayong rootstock and the scion. The rootstock, also called as understock or simply stock, is the lower part having roots and usually consists of a stem that is to become the lowermost part of the shoot of the grafted plant. The rootstock provides the anchorage as well as support to the upper parts of the plant. So, pag sinabi natin yung rootstock, ito yung nasa ilalim na parte ng ating pagdudugtong. Ito yung dinudugtungan. Ano po? Ito yung may ugat. And usually, pag sinabi naman natin scion, is the upper part that is joined to the rootstock and is the main component of plant shoot when the plant is fully developed. It usually consists of primary stem, the trunk, and branches except the portion that belongs to the rootstock. So, pag sinabi naman natin scion, ito yung idinudugtong natin dun sa rootstock. So, pag-usapan natin yan mamaya. So, ito po yung ating diagram. Ano po? Ito po yung ating picture na pinapakita kung saan ito po yung scion. Ito po yung idudugtong natin sa halaman. And ito naman yung rootstock kung saan ito yung ating pagdudugtungan. Ano po? Next. So, sabi nito, what trees can be grafted? Young, vigorous fruit trees up to 5 years old are best top working. Ano po? So, dapat 5 years old pataas. Ano po? Yung ating puno na igagraph.
So ito yung mga ginagamit natin na tools para sa grafting. Meron tayong grafting knife, grafting tape, at saka pruning shear. Okay, ano yung mga methods of grafting na ginagawa natin? Meron tayong splice grafting, whip and tang grafting, cleft grafting, bark grafting, side grafting, bridge grafting, approach grafting, saddle grafting, and the wedge grafting. So pag-usapan natin si splice grafting. So splice, also called weave grafting, is the simplest way to join the stock and scion. It is the best suited for herbaceous plants in a protected location. The stock and scion should be less than 1 inch in diameter of equal thickness. So sinasabi nga dito dapat 1 inch, dapat equal thickness. And sabi nga, ginagawa natin ang splice grafting usually sa herbaceous plants. So kung hindi pa na tayo pamilyar sa herbaceous plants at saka sa woody plants, so natakil din natin yan sa ating part 2. Whip and tang grafting. Whip and tang grafting is one of the most common and useful grafts for woody plants. It is used for tap working and producing new plants, primarily deciduous trees. It works best with stock and scion of equal diameter of less than 1 inch. Ano po? So kung splice grafting kanina is for herbaceous, ito namang whip and tang ay para sa woody plants. Ano po? Naparehas na may laki na ng diameter ng scion at saka ng rootstock. May pares sa diameter ang scion at ang stock. Next, cleft grafting is the simple and commonly used grafting method. Okay? The scion may be anywhere from 1/8 to 4 inches in diameter. Ano po? So ito yung very common na ginagawa natin. Ano po yung cleft grafting? Kung saan ito yung very common na ginagawa natin? Wait lang. Okay? Okay. Kung saan itong scion is isisiksik lang natin dito sa rootstock at saka natin sila tatalian ng grafting tape. Napaka-common po nitong ginagawa na to, ano po, na cleft grafting. Kilala po yan. Next is the bark grafting. Can also be used for tap working with larger stocks up to 12 inches in diameter than for cleft grafting. But the scion should be similar in size. Ano po? So ito po yung bark grafting, talaga nasa gilid lang po. And usually nga for woody plants pa din. Next, the side grafting. Side grafting can be used for tap working or producing new plants. Several forms of side grafting are used. The stub side graft is primarily for tap working fruit trees with branches too small for cleft or bark grafting and too large for weave grafting. So yun naman pala ang ginagawa natin for side grafting is ano to, pag yung branches ay mas maliit para gawan ng cleft grafting, or pag ginawa naman natin yung bark grafting, mas malaki naman. Ano po? So yun po yung side grafting sa gilid lang. Ano po? Next, meron tayong ginagawang bridge grafting. Bridge grafting is used to repair damaged bark areas at the base of a tree. Bark damage caused by colds, rodents, or implements may kill a tree. If severe enough, if the trunk is not completely girdled, a tree can usually be saved by bridge grafting. So ito naman yung tinutulungan natin yung halaman na hindi mamatay. Ano po? So ito yung ginagawa natin. Naglalagay tayo dito ng sayon. Ano po? So pinaprotektahan natin para yung nutrients ng halaman from the rootstock ay dire-diretso pa rin. Dire-diretso pa rin hanggang dun sa kanyang branches hanggang dun sa taas. Next, mayroon tayong approach grafting. Is used to support a weak crotch in a tree or to graft together two plants while both remain on their own roots. So ito yung pinaka maganda sa approach grafting. Ano po? Kagandahan ng approach grafting, usually ito ginagawa natin na to. Ito yung rootstock, ito yung scion. So for example, ito yung sanga ng isang halaman, isang mother plant, yung matanda ng halaman, and ito naman yung isang seedlings. Ano po? So bago pa lang. So ginagawa natin, pinagbabind natin yung dalawa. And po yun nga, pag naging malaki na or nagbind na yung kanilang cambium layer, nagkaroon na ng union yung dalawang parts ng plant, so pwede na natin tanggalin yung ibang parte ng halaman para maging isang tunay na halaman na sila. Ang kagandahan itong grafting methods na to, itong approach grafting na to, ang kagandahan nito is in case na hindi magtuloy or in case na hindi magkaroon ng union itong dalawang halaman na to, so parehas pa ring buhay. Ano po? So walang mamamatay dito sa ginagawa natin na
method na to. Ano po, napakaganda pong gamitin itong approach grafting na to. Okay, the saddle grafting. Saddle grafting is a relatively easy technique to learn and once mastered can be performed quite rapidly. The stock may be either field grown or potted. Both rootstock and scion should be the same diameter. For best result, use saddle grafting on dormant stock in mid or late winter. Stock should not be more than 1 inch in diameter. So ito naman, kabaliktaran siya, no? Cleft grafting. Ano po? So yung cleft grafting, ang rootstock ang may baak. So dito yung scion ang mayroong baak at saka siya ang sinasaksak dun sa ating rootstock. Next, the wedge grafting. Two cuts are made. The bottom cut more like 45 degrees. The scion needs a long cut on one side and short 45 degree on the other to roughly match the slot. Ano po? So ang ginagawa natin dito, pakita natin. Ano po? Pakita natin. So nagkakaroon tayo dito ng ginagawa natin ng hati. Ano po? Ginagawa natin ng cuts. And usually nga, itong cuts na ginagawa natin, meron tayong 45 degree na cuts and doon natin isinisiksik yung scion. Ano po? So yun po. And ginagawa, tinatalian natin sila ng plastic. Okay, important in grafting, the cambium layer of the stock and scion must be in contact with each other. Make smooth cuts to provide close contact. Work as rapid as possible to prevent drying of the cut surface. Bind or wax the cut area to prevent drying of the tissue. Binding should not be so tight or left on so long that they impair to stop the expansion growth of the stem. Use only properly identified and properly stored scion wood with healthy buds. Do the job at the proper time. Use sharp tools. Ano nga po? So, wag natin kalimutan. Ano po? Pag gumagawa tayo or sasagawa tayo ng grafting, make sure na tumatama yung cambium layer nung rootstock and nung scion. Kasi kung hindi magtatama yung cambium layer ng dalawang yan, so hindi tayo magkakaroon tinatawag ng grafting. Hindi yan mag-unite. Ano po? Walang mangyayaring hindi yan mangyayari na mag-unite yung dalawa. At syempre, mamamatay yung green up natin. Ano po? And sabi nga nito, as long as possible, bilisan natin yung pagsasagawa ng grafting. Kasi nga, habang tumatagal, natutuyo yung cuts na ginawa natin doon sa scion and doon sa rootstock. And yun nga, gumamit tayo ng sharp tools. Okay, pag-usapan naman natin itong budding. Ano nga ba ang budding? An art of insertion of a single mature bud into the stem of the rootstock in such way that the union takes place and combination continues to grow. Budding is a grafting technique in which a single bud from desired scion is used rather than an entire scion containing many buds. It is grafting of a single individual bud instead of whole bud stick on scion as in case of grafting. So dito naman sa budding, ang kaibahan lang niya is ang ginagamit natin is yung buds. Yung buds mismo ang pinipili natin at iginagraft natin or isinisiksik natin doon sa ating scion. So stages of bud union, meron tayong prerequisite. Must match cambium of stock with cambium of scion. So callus formation of both stock and scion, intermingling of callus from stock and scion, new cambium forms in callus between the stock and scion, and new secondary xylem and phloem from new cambium to connect stock and scion. So kailangan talaga mag-match yung cambium layer, and ito naman talaga yung pinakamahalaga sa budding at saka sa grafting. Dapat mag-match yung cambium layer nung stock and scion. Ano po? So dapat nagtatama to. And ito nga sinasabi natin kanina na kung tayo yung magsasagawa ng budding at saka ng grafting, make sure na magkapamilya yung halaman na ginagawa natin ng asexual propagation. Kasi kung hindi ito magkapamilya, malabo mangyari na magkaroon dito ng union ng scion and stock. So ano nga ba itong callus? Ano po? So ito yung another tissue na binubuo ng isang halaman para magkaroon ng diretsyong ugnayan. For example is yung scion and saka yung rootstock para magkaroon ng ugnayan sa pag-deliver ng iba't ibang nutrients tinatawag natin from xylem and phloem. Ano po? And magkaroon ng panibagong form ng cambium, ano po, para sa stock and scion, and tinatawag natin to na
New Secondary Asylum and Blowem. Para masuportahan pa rin, kung isiniksik tayo doon na Scion Buds, huwag po natin kakalimutan, Scion Buds po ang tawag natin kung ito po ay budding, at kung ito po ay grafting, tinatawag po natin itong Scion. Ano po, para magkaroon pa rin ng direktang pagbigay ng nutrients from the rootstock into the Scion Buds. Ano nga ba yung mga prosesong ginagawa natin? Okay, preparation of the rootstock, preparation of the bud scion, insertion of a prepared bud scion, tying or wrapping, ito na yung pagtatali, cutback of the rootstock, care of clones. Okay, ito mga kailangan nilalagay natin sa nursery, itong mga bagong budded ano, or grafted plants natin para maalagaan sila at para maging mahusay yung kanilang pagtubo and yung pagdevelop ng anong ating tinatawag na cambium layer, true callus formation. Techniques of budding. So, yung mga ginagawa natin sa budding, ano po, yung mga techniques na ginagamit natin, meron tayong patch budding, T or shield budding, inverted T budding, chip budding, eye budding, flute budding, ring budding, and forkert budding. So, pag-usapan natin yung iba't ibang budding techniques na yan. So, tools na ginagamit natin for budding, ayan, meron tayong pruning scissor, grafting tape, veneer caliper, grafting knife, saw, budding knife and measuring tape. Okay, so ito ba yung iba't iba po na ginagamit natin na budding knife. So itong patch budding, paano nga ba natin sinasagawa ang patch budding? Okay, sabi dito, it is the simplest to perform among the various methods of budding due to ease in removing of or preparing rectangular patches of the bark. The complete removal of a rectangular shape patch of bark, the patch of bud is cut from both the rootstock and the bud stick by two parallel horizontal cuts. So make sure natin na magka-size ano po yung cuts na ginagawa natin para dun sa patch budding. Kung ano yung size ng ating scion buds, dapat ganun din yung size ng ating tatanggalin na bark dun sa ating rootstock. T or shield budding. Bakit nga ba natin ginagawa ang T or shield budding? Okay, so ang dami pang pa-effect. Okay, T-budding special grafting technique in which the scion piece is reduced to single bud. Two methods, the wood in or wood out. Okay, the vascular cambium should be actively growing. The cut should begin about 1/2 to 3/4 inch below the buds. Budding knife should be kept very sharp. If the bark does not slip easily, this indicates that the bark is not active growth. Okay, so pag hindi agad natanggal. Next, used 1 to 2 years seedlings ang ginagamit natin for tea budding. Ano po? So sabi nga dito, ano po, para daw ma-reduce yung special grafting techniques in which scion piece is reduced to single bud. So ginagamit lang talaga natin is for a single bud. And sabi nga dito, pwedeng wood in or wood out. Inverted T-budding, para sa naman natin ito ginagamit? O yan. It is similar to T-budding in that both methods of budding follows the same incision on the rootstock and the bud stick, except that in inverted T, the horizon cut is made at the bottom of the vertical cut. This is done to prevent the possible entry of water from the top of the T-cut, which may cause rotting or shield piece. Ano? So, para maiwasan natin yung pagkabulok ng ating scion buds na isiniksik. Kasi nga, although tinatalian natin to, so pwede pa rin makadisturb ng ating techniques na ginagawa ng budding procedure o yung pagkakaroon ng union ng cambium layer ng rootstock and scion buds pag ito ay nagkaroon ng tubig or nalagyan ng tubig. So, ginagawa natin to para maiwasan yung pagkakaroon ng tubig kasi nga hindi na sasambot lahat yung tubig. Ano po? Next, chip budding. Okay, chip budding. This budding method can be used when the bark is not sleeping. Ano po? Ibig sabihin, hindi agad matanggal yung bark ng isang rootstock. So, ginagawa natin yung chip budding. Ano po? Next, eye budding. Kailan natin ito sinasagawa? O yan, letter I naman. It is a method of budding in which incision in the shape of an eye is made in the bark of the rootstock ends. A rectangular bud is then inserted. Ano po? So, same lang.
plot budding, paano naman natin to ginagawa at kailan to ginagamit. Bark is removed from the stem of a rootstock almost completely in circle, in circles. It accepts that there remains a narrow strip of bark. Sabi nga nito, less than 1/8 the rootstock circumference that connects the upper and lower part of the rootstock. So, kagandahan lang kasi nito, make sure lang natin na magkasing size yung ating kinuhang scion buds at saka yung ating rootstock na paglalagyan. So, in case man na hindi magkaroon ng union, hindi mabuhay itong si ating scion buds, so mayroon pa rin pagkakataon na mamabuhay o hindi mamatay yung ating rootstock. Ano po? Kasi pag tinanggal natin ito lahat, baka magpagkakataon na mamatay na rin itong nasa itaas na parte ng ating rootstock. So, yun po yung plot budding. Next, meron tayong ring or annular budding. Okay, so ito naman ay ginagamit natin para doon sa close similar. Ano po? So, ito po yun. Ginagawa natin talagang isang buo na. Kung talaga kung yung plot budding ay minagtira tayo so dito sa ring or annular budding, talagang isang buo na binalutan natin. Ano po? So, kagandahan ito, mas mataas yung chance na mag-union yung ating cambium layer. At mas maganda na, mas mataas yung chance na mabuhay yung ating scion buds na in-insert. Next, porkert budding. Ano po? So, kailan naman to? At paano naman tong porkert budding na to? Ayan. A form of patch budding in which a patch of a of bark in the rootstock is retained. Ano po? So, incisions are made on the bark of the rootstock in the shape of yan. So, may parang letter in a shape na yan. So, yung pinapakita natin is ito po yung shape na yan. Ano po? Para saan ba yan? And pull down as a flap which is then used to cover the inserted bud patch. This flap is later removed to expose the bud. Both patch and porkert methods of budding follows the same procedure in the preparation of bud patch. Okay, so ano bang posibleng, ano bang kahalagahan nito? Ano po? Kaya natin tinitira. So, para hindi magkaroon ng tubig, ano po? Para ano ba, may shade ba? Ano po? Para hindi magkaroon ng tubig na nagiging dahilan nga ng pagkabulok ng ating scion buds. Okay, factors influencing success in budding. The kind of plant, ano po? So baka yung halaman na ginagamit natin ay wala pa dun sa right age, ano po? So meron tayong mga napag-usapan natin kanina yung mga right age ng halaman. Next, the healing environment, temperature, moisture and oxygen. Ano po? So mahalaga po yung healing environment naman, baka sobrang init or baka naman sobrang lamig or mabasa, mataas yung moisture content. Sabi nga natin, yung water, napakalaki ng epekto niyan para hindi maging successful yung ating budding na ginagawa. Ano po? Baka mabulok lang yung ating scion buds. Next, growth activity of the stock and or scion. Next, grafting technique na ginagamit natin. So, kanina pinag-usapan natin yung mga grafting technique na ginagawa natin. At nga pala, napag-usapan natin, ano, baka sabihin nyo, tinatakil natin is budding, but pinag-uusapan natin is grafting. So, ang budding po is under pa din siya ng grafting technique. Ano po? So, talagang nahiwalay lang siya kasi may iba't ibang methods tayong ginagawa for budding. Pero, under pa din siya ng grafting methods. Ano po? Next is the viruses, insects, and diseases. Ano po? So, pwede maging dahilan yon. Next, the polarity or the light. Ano po? Next, limits, closeness of the botanical relationship. Ano po? So, yung ating ginagamit for budding, kung citrus yung ating rootstock, so make sure na citrus family din yung ating scion buds. And, graft incompatibility. Okay? Okay, pag-usapan naman natin si layering. So, ano nga ba si layering? Layering is a method of asexual propagation in which a stem is made to produce roots while still attached to the parent plant. The parent plant provides the new plant with water and nutrients while the roots are forming. Layering can be used for plants that are difficult to propagate using other methods. So, ginagawa naman natin itong layering na to kung mahirap ipropagate yung isang halaman. Ang kagandahan nga nito, nakadikit pa siya doon sa kanyang mother plants. Ano po, sinusuplayan pa rin siya ng pagkain ng kanyang mother plants habang dinidevelop niya yung kanyang ugat. Okay, layering advantages and disadvantages. Advantages niya, simple but highly effective rooting methods requiring little equipment and facilities. Disadvantage is slow and labor intensive. Okay, meron tayong simple layering procedure.
part of the stem is buried with the shoot tip out. Okay, so paano paraan ito? So, ang ginagawa natin is, inilulubog natin yung isang part ng kanyang branches. Ano po? Isang part ng kanyang branches na nakalubog din sa lupa para magkaroon ng ugat. Ito yung simple layering. Isang hukay lang ginagawa natin. Isang kwal lang ang nakalubog. Okay, how simple layering works? Nutrition? Kasama dyan, ano po? So, siyempre dapat nabibigyan natin ng sapat ng nutrition or pangangailangan yung mother plant. Next, stress avoidance and light exclusion. Stem sensitivity to auxin, reduced lignin production, etiolation, blanching effect. Ano po? So, light exclusion kailangan yan para sa simple layering. And, isa pang layering method na ginagamit natin is the serpentine layering. Similar to simple layering, a branch is alternately covered, exposed. Ano po? So, ito naman, kagandahan nito is dere-derecho. Ano po? Hindi lang isang beses kasi ang simple layering, isa lang yung nilulubog ito. Serpentine, dere-derecho. Lahat ng may part na na-expose, may part na inilulubog para magkaroon ng ugat. So, mas mabilis ka makakapagparami or makakapagpropagate ng iyong halaman. Next, ito na yung air layering. Aerial portion of a stem is girded or wounded with moist sphagnum moss or other medium used for light exclusion. So ito namang air layering or mas kilala natin sa tawag nating marcoting. Ano? So kung gusto niyo malaman yung mga procedure, so meron tayong mga video diyan na ginagamit at ginawa natin yung mga patch ba, yung mga budding methods na yan, layering na yan, and itong mga grafting methods meron tayong uploaded dito sa ating channel. So, panoodin na lang po natin. Ano po? And ito nga, bakit ba natin ginagawa si air layering? Once na yung isang part o isang branch ng halaman ay hindi mo mabali or hindi mo mailiko or hindi mo pwedeng ilubog or gamitin for a simple layering. So, yung lupa ang iniaangat natin, kaya nga siya air layering, yung lupa ang iniaangat natin or inididikit natin dun sa branches ba para ito ay magkaugat. Ang kagandahan lang kasi guys ng layering is that ang layering kasi mas mataas yung chance na mabuhay yung ating pinopropagate na halaman kasi nga it is still attached to its mother plant. Okay, may mound, there's still layering tayo. Plants are cut back to stubs before new plant growth starts in the spring. Healing starts when the shoots are 3 to 5 inches long. Rooted stool shoots are removed at the end of the growing season, then planted or stored. Mother plant stubs are left exposed till the following springs. Ano po? So, ito naman. So, hindi naman natin yung branches mismo. Ang ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng healing up. Ano po? Hini-heal up natin yung lahat ng lupa para pag natabo na itong part na to, ito siyempre susugatan natin to. Itong part na to para mag-release or magkaroon siya ng ugat. And siyempre nga, sabi nga natin, di ba, pinag-usapan natin kanina sa layering, mahalaga yung nutrition ng halaman. Okay, meron din tayong trench layering kung saan establish of mother bed. 1-year-old trees are planted at a 30 degrees to 45 degrees. Ano po? So, ito yung ginagawa natin paraan. Ayan. 45 degrees na nakatanim isang puno and utay-utay natin siyang inilulubog dun sa lupa. Ano po? So, pag nailubog na natin yun, na-buried na yung isang puno, so magkakaroon siya ng panibagong shoots or sprouts. At ito yung ginagawa natin or ginagamit natin for propagation ng specific characteristic of plants. And that's all po for our discussion. Ano po? Para sa part 3 ng ating pag-review ng self-review ng Agriculture and Fishery Arts. And alam ko malapit na ang inyong world exam. And good luck po. Sana po lahat kayo ay makapasa. And hopefully this discussion ay makatulong po sa inyo para sa inyong board exam. And hopefully lahat po sa atin ay makapasa. And part 4 nga pala natin guys is about naman sa mga breeds or mga lahi ng hayop or domesticated animals dito sa Pilipinas. Thank you very much, and kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe, share, na rin po natin itong ating mga discussion. Ano po? Para mas marami po tayong matulungan. And kung talagang may natutunan tayo sa ating discussion, please subscribe and hit the notification bell and ayun na, like button. Ano po? Thank you very much po, and good luck po sa inyong examination. Bye-bye.